اوكي اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم الوهاب يعجل لعباده الثواب ويؤتيهم من فضله بغير حساب. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. So lahat ng papuri, masyadong malakas. Okay lang ba ito? Masyadong malakas? Okay lang? Uy, inayin masyado kasi masyadong makamagdingi yung... So lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa ating dakilang tagapaglikha. Walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Atin siya ang pasalamatan at dakilain at buhati sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng mga biyayang pinagkaloob niya sa atin. At inshallah subhanahu wa ta'ala sa gabing ito ay bilang pagpapatuloy ng ating talakayan na may kinalaman sa al-aqida al-wasatiyya. Na, ang tanong, anong pagkakaiba ng al-wasatiyya sa al-wasatiyya? Ano ba talaga ang tamang term sa ating pag-aaral? Aqida al-wasatiyya o aqida al-wasatiyya? Wala muna si Sheikh Ukli. Sino ang author ng Aqida? Imam? Masha'Allah. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Sheikh al-Islam, masha'Allah. Ano bang tama? Al-wasatiyya o al-wasatiyya? Okay? Al-wasit o wasat? Al-wasatiyya. Al-wasatiyya. Masha'Allah. Okay. Actually, ang tamang term is al-wasatiyya. Aqida al-wasatiyya. Di ba tulad ng unang sa unang umpisa pa lamang ng pag-aaral na ito, ay sinabi natin kung bakit tinawag na ang aqida al-wasatiyya dahil ito ay hinango sa salugan ng al-wasil po. Okay, na kung saan that time ay humingi ang mga taga al-wasil po. Dahil umiiral na mga bida'ah, umiiral na ang mga taliwas sa sunnah, so humingi ng payo at ng kaalaman ang mga taga al-wasit kay Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah na mag-discuss, na magbigay ng tamang katuruan hinggil sa aqida. Kaya't naman pinangalan ng al-aqida al-wasitiyya. Enough? So yun yung kapatid. But of course, maaari al-wasitiyya dahil aqida ng ating aqida ng Ahlus-Sunnah Jamaah ay wasat. Tayo ay moderate at tayo ay tinatawag na balance. Ika na. Enough? Okay. So, alhamdulillah, natalaki na natin ang asal, al-awwal, al-thani, al-thalith. Ang unang saligan, pangalawang saligan, at pangatlong saligan ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah kung bakit sila ay itinuring na wasata. Sila ay moderate at saka balance. O ano yung unang saligan o pundasyon? Tungkol sa Asma'ullahi wa Sifat. Okay? Pangalawa, i-check mga kumano. May isang ko lang. Okay? Pakicheck, hindi mo talaga ano yan. May sounds ba sa mga ano dyan, basher, na nanonood sa atin? Okay. Pangalawang saligan at pundasyon, ano yung ano? Pero may ano? Gumana? Okay. Ano yung pangalawang pundasyon? Mga gawain. Mga gawain at kilos ng Allah subhanahu wa ta'ala ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah, sila ay wasat. Na may kinalaman at may kaugnayan sa mga gawain at kilos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo ay? Banta o babala. Okay. Threat o wa'id. Al-wa'id, ika nga. Ibig sabihin yung tinatawag na babala o banta. Na kung saan ito ay may kinalaman sa parusa na ang Ahlus Sunnah wal Jama'ah ay wasat moderate at saka balanse pagdating sa tinatawag na babala, pagbabanta o di naman kaya ay parusa. Hindi katulad ng ibang grupo na kapag Muslim ka, nagkasala ka ng mga major sin bukod sa shirk, pag ikaw ay Muslim, nagkasala ka limbawa ng mga laking kasalanan at hindi ka humingi ng tauba, ang ibang grupo na ito ay, sabi nila, ay alaktol, impyerno, apoy ka, magpasa walang hanggan, wala ka ng kalabasan doon. At ang iba naman ay sabi ay, walang Muslim na makakapasok sa impyerno ni sandaling panahon. Okay? Kahit pa ay nagawa, sabihin,
Gumawa ka ng masama, mabuti. Pag sa langalangan na ikaw ay Muslim, ha? Hindi ka makakapasok sa impyerno. Yan ang sabi nila. Samantalang ang halusod ng jamaa, sabi nila, sila ay, tayo ay nasa gitna. Okay, pag Muslim ka, pag ikaw ay nanggawa ng major sin, at hindi ka nagtawa sa Allah subhanahu wa ta'ala, makakalakhap ka ng impyerno, maboy. Bilang parusa, temporarily. Malinaw? Temporarily. At hindi ka doon maninirahan magpasawalang hanggan. Malinaw? So, Muslim ka man, ay kahit pa ikaw ay Muslim, kapag nakagawa ka ng kasalanan, tapos hindi ka nang humingi ng kaparusahan, hindi ka nang kapatawaran sa Allah, ay talagang ay makakapasok ka sa impyerno dahil sa hindi naman kasalanan. Yan ang pinaka makatwiran. Okay. Now, bilang pagpapatuloy, sa pagkakataon na ito ay ating itatalakay ang Aslul Rabi at saka ang Aslul Khamis. Ang ibig sabihin, ang saligan o pundasyon na pang-apat at pang-lima. At ang pang-apat ay may tinanaman sa Asma'ul Iman wa Din. Ang ibig sabihin, ito yung may kinalaman sa pangalan ng pananampalataya at relihiyon. Okay? Pangalan ng... It's about the... Pangalan ng pananampalataya. Name of belief. Ika nga. Name of Iman and religion. Ang anong tumutukoy dito, kapatid? Ang usapin na umuikot dito ay ano ang relihiyon at ano ang tawag doon sa gumagawa ng kasalanan. Yun ang ating pag-uusapan. Yan na? Of course, ang involved dito ay hindi yung mga labas, dito yung mga kufar. Yung mga, sabi natin hindi mga Muslim, mga Hudyo, mga Kristiyano, mga Madyan, mga Buddhism at iba pa. Ang tinutukoy dito ay ang mga tinatawag na Muslim na nagkakasala. Kapag halimbawa ang isang Muslim na makasalanan, gumagawa ng malaking kasalanan. So anong tawag ng mga grupong ito sa gumagawa ng kasalanan ng Muslim? Okay? At saan siya ilalagay na status? Okay? Masimano, matutunghayan natin yan. Mga kapatid, nakakagulat ang kanilang mga doktrina. Nakakagulat ang kanilang mga tinatawag na sabihin natin ang kanilang mga opinion ikana. Okay, sinabi ng may author al-muallif rahimahullahu ta'ala wa fi babi asma'i al-imani wa ad-din bayna al-hururiyyati wal-mu'tazila wa bayna al-murji'ati al-jahmiyya. Sinabi ng may author rahimahullahu ta'ala at sa paksa na may kinalaman sa mga pangalan ng iman o pananampalataya at din o relihiyon sa pagitan ng hururiyya o ng haruriyya at ng mu'tazila at sa pagitan ng murji'a at ng jahamiyya. So meron tayo dito mga kapatid. So we have a four classical group ika nga. Na kung saan inauna, yun yung tinatawag na haruriyya at sa mu'tazila. Okay? Sa pagitan ng haruriyya, and the other group is Murji'a. Ano yung isa? Murji'a at saka na tinatawag na Jahmiya. So sa pagitan nila, sinong pagitan nila? Ahlus Sunnah wal Jama'ah. ESWG, J. Okay? Ahlus Sunnah wal Jama'ah. So, ito yung ating i-discuss mga kapatid. So, ang Ahlus Sunnah wal Jama'ah daw ay moderate, balanced. Pagitan ng Haruriyya at Mu'tazila at sa kabilang panig naman, Murji'a at saka ng Jahmiyya. Okay? So, bilang komentaryo sa sinabi ni Sheikh Hussein bin Taymiyyah rahimahullah, so ito ay paksa na may kinalaman sa mga pangalan at ng relihiyon. Okay? Pangalan, ng mga pangalan at ng tinatawag na relihiyon. At ito ay bukod sa paksa na may kinalaman sa ahkam. Kapag sinabing ahkam na may kinalaman sa kahatulan, na kung saan ito ay ang pangako at ang pagbabanta at babala. Ibig sabihin, iba ito, bukod ito sa usapan na may kinalaman kung ang isang tao makaparaiso o kung isang tao ay impyerno kapoy. Kasi na-discuss na natin yan. Di ba? Yes. Okay. Ngayon naman, kung halimbawa si Abdullah. Si Abdullah,
Uminom ng alak. Tulad ng nabanggit natin ng mga major sin. Pag-inom ng alak, pangangalunya, ano pa? Riba. Okay, ano pa? Pagpatay, halimbawa. Di ba? Kung ano yung, kapag halimbawa, nakagawa si Abdullah ng ganito at hindi siya humingi ng kapatawaran sa Allah. Kasi, kapag humingi ng kapatawaran sa Allah, no question for that. Walang issue. Walang discussion, ika nga. Malinaw, ika nga. Napagkasunduan nila na pinatawad. Nila? Pinatawad siya ng Allah. Kapag siya humingi ng kapatawaran bago pa siya bawian ng buhay. But the issue here, kapag hindi siya humingi ng kapatawaran. So dito ay nagkakaroon ng pagtatalo-talo sa pagitan ng Ahlus Sunnah wal Jamaah at ng ibang grupo. At may mga iba na extreme sila pagdating sa extreme, extreme sila pagdating doon sa babala at pagbabanta, parusa. Pero ang ating sinabi, ng iba sa kanila, sabi nila, pag hindi siya nagtawba, namatay siya doon, abang buhay siya sa impyerno ng apoy. Di ba? At yung ibang grupo naman sabi niya, kapag namatay si Abdullah at hindi siya nagtawba, hindi siya makakapasok sa paraiso. Kahit nakagawa siya ng kasalanan. Malinaw? So, na-discuss na natin yan last week. Now, ang tanong ngayon dito, kung anong tawag kay Abdullah? Siya ba'y Muslim? Siya ba'y hindi Muslim? O siya'y kafir? Yun ang ating pag-uusapan. So, labas dito ang tinatawag na kahatulan na may kinalaman sa tinatawag na pangako, which is paraiso at saka impyerno. Na kung kaya, sa isang gumagawa ng malaking pagkakasala, ano ang maitatawag natin sa kanya? Ano ang ito ang issue dito. Ano ang maitatawag natin kay Abdullah na nagkakasala ng malaking kasalanan at hindi siya humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala bago siya bawian ng buhay? Malinaw? Okay. Siya ba ay mananampalataya? O siya ba ay hindi mananampalataya? Malinaw? Okay, sa palagay mo kapatid, bago natin i-discuss, meron na kayong idea? Siya ba ay mananampalataya? O hindi siya mananampalataya? Inakagawa siya ng major sin eh. Mananampalataya. Okay. Mananampalataya pa rin. Kahit nakagawa siya ng major sin. Masyalat ang barang Allah, nakasyalat ang barang mga kapatid. Okay. Okay. Ano? Okay, yun natin mo. So, Ahlus Sunnah wal Jamaah ay wasat ta. So, meron tayong term, di ba? Ano ibig sabihin ng wasat? Yes! Ang Ahlus Sunnah wal Jamaah raw ay wasat ta. Wasat means moderate and balance. Balance ang okay gitna. Okay? Yan ang ibig sabihin ng wasat. Moderate ba? Katamtaman, ika nga. Linaw? At sa kabalansi, sa ganitong kalagayan, sa ganitong tinatawag na kalagayan between hindi mananampalataya at saka mananampalataya. Sabi na, yung, ang sabihin, what it is moderate pagdating sa ganitong mga grupo. Okay? Moderate pagdating sa tinatawag na ganitong mga grupo. Sa pagitan ng dalawang sekta, ng Haruriya at saka ng Mu'tazila na kung saan ay isang grupo yan, sa isang panig, mula sa isang opinion, at Murji'ah naman at ng Jahmiyah sa ibang opinion. Okay? Sa ibang tinatawag na opinion. So, ito yung another opinion. It's another opinion, then another opinion. Yung mga grupo na ito. So, ang Ahlus Sunnah wal Jamaah ay nasa gitna nila. Okay? Moderate. Patang-tamang balance sa pagitan ng mga grupong ito. Now, ayon sa mga Haruriya at Mu'tazila, anong tawag kay Abdullah? So, meron tayong sinong karakter dito natin? Si Abdullah. Abdullah. Anong bang ginawa ni Abdullah? Minom. Minom ng alak, nakagawa ng kasalanan, malaking kasalanan. Okay, nagriba, nagnakaw. Nagzina. Okay, nagzina na uminom, tawag diyan ay sumuway sa magulang. Ano pa? Nangalunya. Pumatay. O kaya sabi natin ay naninirampuri, sabi natin sa malaking kasalanan, no? Yung nagsiher at sobo-sobo sa kamo bilkat. Right now? Nananambang sa daan. Okay, nananambang. Robbery ka nga. Okay, yung mga kati o tarik. Nananambang sa daan. Right now? So yun yun. So, siya ay inilabas ng Haruriya at ng Mu'tazila mula sa pananampalataya. So ayon sa grupong ito, si Abdullah na gumagawa ng mga nabanggit natin, sabi ng mga grupong ito, siya ay labas na sa Islam. It means to say, kafir. Siya ay kafir. Kafir. Si Abdullah daw ay kafir ayon sa kanila. Hindi kapatid. You know?
Labas na o inilabas si Abdullah sa tanataw na pananampalataya dahil sa gawain na yaon. Malinaw? Okay. Bagkos, biro mo, bagkos sinasabi ng Haruriya, siya ay nawala ng pananampalataya na kung saan ang kanyang dugo at kayamanan ay legal at hindi bawal. Mas matindi ito. Sabi ng mga Haruriya, since na siya ay kafir na sa ating doktrina ayon sa kanila, legal na ang kanyang kayamanan. Pwede na natin kunin ang kayamanan niya. Pwede natin siyang patayin, paslangin, legal na yun. Kasi kafir na. Ako, tabi na. May pinagpunan. Diba? Yun ang kanilang batayan. Subhanallah, napakatigal. Mag-ingat ka kapatid. Malinaw? Huwag kang gumawa ng malaking kasalanan na nakikita nila. Otherwise, halas. Malinaw? Wala ka na, kayamanan mo. Patay na mga wallet mo. Patay na yung mga ari-arian mo. Legal ka na sa kanila. Malinaw? Subhanallah. Yun yung kanilang tanatawag na opinion. At dahil dito, sila ay naghimagsik laban sa mga imam, sa mga pinuno ikanga, at sila ay kanilang tinawag na ang mga taong hindi mananampalataya. So yung mga kaya nga, nandiyon yung mga kawarij. Sheesh. Ito na, fuck. Lagi sabihin, pangkat dito yung mga kawarij. Kaya nga yung mga kawarij, sila ay lumalabas sa tinatawag na pamuno ng isang imam, sa leadership ng imam. Kapag ang isang imam na yaon, ayaw sumunod sa kanila, at lalo pat, nakikita nila, nalalaman nila na gumagawa ng malaking kasalanan na labas sa, na labas sa shirk. Ang malaki yung kasalanan, ha? Kasi pag shirk, kasi labas yung shirk dito. Kasi shirk, maruf yun. Hira na yun, pag shirk. Marino? Pinagkasunod at labas ka sa Islam. Marino? Yung may jewelry sila, binagin natin kanina. Para hindi kayo malito, ano yun? Okay? Pag killing, riba, ano pa? Kidnapping. Okay. Sina. Ng alak. Okay, alak. So on and so forth. Pagtatambang robbery. So yun yung mga kapatid, yung mga medyosin. So ayon sa mga Haruriya, ano nga sa mga Haruriya? Sila ay mga Haruriya. Kumanta sila ng gasong doon na sa cover. Pero mas matindi ang Haruriya kasi dito sa mundo, legal sa, legal ang katawan ni Abdullah. Ang legal siya, legal ang kanyang dugo. Maaari siyang patayin, maaari siyang pastangin dahil kafir siya. At ang kanyang makayamanan pwede nang kamkamin, pwede nang angkinin dahil siya ay tinatawag na kafir. Malina? Okay. Yun, may pinagpunan sila, may pinaghuhugutan na kapalit sa pananampalataya Islam. Okay. So yun yun. At sila ay yung mga naghihimagsik laban sa pinuno, laban sa imam. Palina, dahil ang turing nila sa imam, kapag hindi sumasakayon sa kanila, at kapag gumagawa ng malaking kasalanan, at tulad na mabit natin, ang tawag sa ilong ngayon ay mga nagkakasal, mga walang nagkakasal, walang pananampalataya. Pero mo, ngakat matindi kapatid. Okay? So matindi yung ano na ito, yung sekta na ito. Subhanallah. No, sa mga Murji'a naman, ano bang meron sa mga Murji'a at sa Jahamiya? Sa mga Murji'a naman, mula sa mga Jahamiya, sila ay sumasalungat sa kanila at kanilang sinasabi na siya ay mananampalataya nang may ganap na pananampalataya. Pananampalataya. Okay? Yes, pananampalataya. Ibig sabihin na may pananampalataya. Ibig sabihin opposite sa grupo na ito. Very opposite. Balik na 360 degree. Malinaw? Sabihin, complete ang kanyang iman. Nakagawa siya ng mga ito. Pagpatay ng di makatarungan. Riba. Pangangalun niya. Pananambang. Okay? Pangurakot. Pangurakot. O ito na tawag na sabihin natin ay alam. Wano man katulad ng paninirampuri. Sige, sabi na, still na meron siyang iman. At yung iman nila, kumplito. Okay? Ayon sa kanila, complete, iman pa rin. O, biro mo? Subhanallah, yung kahunghangan nila. Subhanallah, ibig sabihin, walang pagkakaiba. Gumawa ka ng kasalanan, magdasal ka. Wala kang pagkakaiba pagdating sa iman. Parehas kayo, kumplito at ganap yung iman ninyo. Makatarungan ba yun? Subhanallah, ibig sabihin, ayaw. Matutulog na lang ako, hindi pa ako magsasala. Ay, wala pala akong pagkaiba doon sa ilaw eh. Di ba? Wala pala akong pagkaiba doon sa uminom ng alak. Di ba? Wala akong pagkaiba doon sa nangangalo niya. Abay, ngayon ako magsalad ko na. Mag-happy-happy na lang ako. Parehas ng pala-pala eh, ngayon eh. Wala pala pagkaiba eh. So yun, di ba mo, kahunghangan nila ng grupo na ito? Subhanallah. So, hindi makatarungan at hindi makatmira ng kanilang tinatawag na ano, mga kapalit sa panambalatay Islam. So, ano sa kanila? Anong opinion nila kay Abdullah? Yes, may pananampalataya. Kompleto. Ganap ang kanilang pananampalataya. Okay? Ganap ang kanilang tinatawag na pananampalataya. Kapag
pag siya ay nagnakamalimbawa si Abdullah, nakagawa ng pakikiapin si Abdullah at pangangalo niya si Abdullah, uminom ng alak si Abdullah, nakapatay at gumawa ng pangdarambong si Abdullah, ang masasabi namin sa kanya ayon sa Murji'a at saka Jahmiya, ikaw ay isang mananampalataya ng may ganap at buong pananampalataya. So mandala, katulad din ng tao na gumagawa ng kanya mga tungkulin at kumikilos ayon sa mga inirekomenda at lumalayo sa mga ipinagbabawal. Ibig sabihin, katulad ganyan ni Abdul Karim, na si Abdul Karim nagsasala, nagtatahajud, nag-aayuno, mashallah, nagsasadaka, nagagawa ng hajj, mashallah, gumagawa ng kabuti, mawala kayong pagkaiba. Parehas kayo, mayroong ganap ang tinatawag na pananampalataya. Malinaw? Okay. At ikaw, Asya, ay walang pinagkaiba sa iman sa pananampalataya. Malinaw? Kasi bakit? Kasi ang doktrina ng mga ito, ang iman walang kinalaman sa gawain. Yun ang kanilang tinatawag na di-evidensya. Yun ang kanilang katwiran. Okay, kaya bakit sila sabi magkaparehas si Abdullah saka si Abdul Karim, si Abdullah na gumagawa ng katarantaduhan, samantalang si Abdul Karim gumagawa ng maayos at ng pagsunod sa Allah, pareho sila pagdating sa iman. Ang kanilang katwiran dahil bakit? Walang kinalaman ng iman sa gawain ng tao. Okay? Labas dito yung iman. Okay? Separate yung iman sa gawain. Malinaw? Yun ang kanilang mga, wallahi, marupol, mapurol na tinatawag na sabi natin pangatwiran. Kamalik pa din? Ilan kayo dyan? Okay, mga nanonood sa atin? Okay. Mari kayong mag-take note, walang problema, mag-jot down kayo, walang problema. Then, babasahin ni mamaya katanungan. Okay, ang mga taong ito at ang mga taong ngayon ay nasa kabaligtaran hinga sa pangalan at kahatulan. You know, hinga sa tinatawag na pangalan at kahatulan. Now, sa mga muntan sila naman, sinasabi nila na ang isang tao na nagawa ng malaking pagkakasala ay lumabas sa pananampalataya. Muntan sila, di ba? Okay. Subalit siya ay hindi papasok sa kawalan ng pananampalataya. So ito mga Mu'tazila, sabi niya, okay, sabi niya. Ito ay Mu'tazila. Sabi ng grupo na ito, ang si Abdullah na nakagawa ng malaking kasalanan na nabanggit natin ay lumabas sa pananampalataya. Kafir na. Kafir na siya. Subalit sabi niya, hindi papasok sa kawalan ng pananampalataya. Lalabas siya sa pananampalataya, pero hindi siya papasok doon sa pagiging kafir. Okay, mag-draw tayo, ha? Mag-draw tayo. Okay? Iwan ko sa kanila ang humham. Okay? So ito yung tinatawag na iman, at ito yung kafir. Kufur. So ito si Abdullah. So si Abdullah, halimbawa, nakagawa siya ng zina. Okay. Ayon sa mga Mu'tazila, lalabas siya sa dito sa ano ng iman, subalit, hindi siya makakapasok sa kafir. Sa pagitan siya ng iman at saka ng kafir, meron ba nun? Meron bang mundo sa pagitan ng iman at saka ng kafir? Gumawa sila sa sariling mundo, kapatid. Okay? Gumawa sila sa sariling doktrina ng panibagong tinatawag na relihiyon ngayon, na meron palang relihiyon sa pagitan ng iman at saka ng kafir, ng kufur. Okay na? Buang na ba? Buang talaga! Sumahagal lang! Sa lumat yung kanilang mga talabang, bibigyan ng dalil, ika nga. Papabulaan natin na meron pang mundo sa pagitan ng iman sa kanang kufur. Subhanallah. Iyan ang kanilang tinatawag na panindigan. So, pareho sila. Saan sila nagkasundo yung Haruni at saka Mu'tazila? Nagkasundo sila pagdating sa paglabas ni Abdullah sa tinatawag na Islam. Subalit sila ay nagkatatalo-talo kung ano yung katawagan nila pagkatapos sa lumabas sa Islam. Okay? Sa Haruni ay kafir. Alatul kafir. Sa mga tayo sila, hindi. Wah, agad-agad, kafir agad. Pumunan, tambay muna. So bago naman sa tinatawag ng work, kinakailangan merong tinatawag na sabi natin interval. Hindi lalabas sa iman, pero subalit hindi pa papasok sa tinatawag na kufur. Okay? Hindi pa pala sa tinatawag na kufur pagiging kafir. Subhanallah. Okay? Na kung kaya siya ay nasa katayuan sa pagitan ng dalawang kalagayan. So ayon sa kanila, si Abdullah ay nasa katayuan sa pagitan ng dalawang kalagayan. Ano dalawang kalagayan? Kalagayan ng iman at kalagayan ng kufur. Okay? Siya ay nakatambay. Siya ay nakatayo lamang sa pagitan ng dalawang kalagayan.
Subhanallah. Okay, mga kapatid. Hindi natin sasabihin ng tahasa, sabi nila, hindi natin sasabihin ng tahasa na siya ay mananampalataya, okay? Ni sasabihin natin ng tahasa na siya ay isang mananampalataya habang siya ay gumagawa ng mga malalaking kasalanan. Dino? Okay. Parangalong yaman, o din ay pakikiapid, o din naman kayo pagnanakaw, pag-inom ng alak, at sila ay nagsasabi, tayo ang sekta na pinakamalapit sa katotohanan. Pinagmamalaki nila yan. Haha! Tayo ang sekta, tayo ang grupo na pinakamalapit sa katotohanan. Kasi yan, kasi bakit hindi tayo extreme? Hindi daw extreme sila. No? Kasi bakit hindi natin siya tinuturing na may iman, at the same time, hindi din natin siya tinuturing na tinatawag na kafir. You know? Sino ang makabasa pa ng palata Islam? Okay. So, ang katotohanan, mga kapatid, nang sinabi nila na ang taong ito ay hindi magkatulad sa taong mananampalatayang sumasamba, kung gano'n sila ay nagsasabi ng totoo. Nung sinabi nila na hindi magkatulad sila, okay, kasi ang model sila, sinasabi nila, okay, hindi siya magkatulad ng tinatawag na ng isang, alimbawa si Abdul Karim. Si Abdul Karim niya walang ginagawa kundi magsala, magdasal, magbigay ng sadaka at iba pa, umiiwas sa mga pagkakamali. Nung sinabi nila na, nagsasabi ng mga model sila na, itong si Abdullah na gumagawa ng mga major sin ay hindi katulad ni Abdul Karim na gumagawa ng mga kabutihan. Pagsunod sa Allah, hindi sila magkatulad. Yes, they are truth. Hindi sila talagang magkatulad. Okay? Kasi ba, magkatulad ba yung gumagawa ng kasalanan sa kumain hindi gumagawa ng kasalanan? Hindi magkatulad, siyempre. Magkatulad ba yung umiinom ng alak at sa katanatan ng darasal? Hindi magkatulad. Sila yung nasabi ng katotohanan. Subalit. Okay? Siya ay inilabas nila mula sa pagkakaroon ng pananampalataya. Yun yung masaklap. Yun yung masaklap dito. Subalit, inilalabas sa mga grupong ito, si Abdullah, sa tinatawag na fold ng Islam. Okay? Inilabas. Kayo, kasi tayong ahlusun na wal jamaa, pag nakagawa ka ng kasalanan, si Abdullah nakagawa ng kasalanan, still na, nasa fold ng Islam. Okay? Nasa fold pa rin, hindi siya makakalabas sa reliyon ng Islam. Dahil lamang sa kanyang ginagawang mga malaking kasalanan bukod sa shirk. Subalit ang kanyang iman ay kulang at hindi ganap. Okay? Hindi ganap. Yun yung ating tinatawag na paninindigan. Okay? Kaya tayo ay nasa wasat. Hindi katulad dito. Anong grupo na ito? Anong malinaw sa grupo na ito? Sabi niya, walang pagkaiba ang si Abdullah at saka si Abdul Karim. Okay? Walang pagkaiba yung uminom ng alak at saka ng darasal. Pareho mananampalataya, pero rin pareho may ganap na pananampalataya. Malinaw? Samantalang ito, okay, nilabas sa Islam, pero subalit ay hindi papasok sa tinatawag ng kufor. Samantalang ito, labas sa Islam, diretso kufor. Kahit nandito ang ahlus sunnah wal jamaah para i-neutralize ang kanilang mga tinatawag na extreme. Kasi ito, very extreme pagdating sa tinatawag na paglabas sa Islam. Samantalang ito, very extreme naman sa pagiging Muslim, pagiging mananampalataya. Okay? Because nasa gawain ni Abdullah na major sin. Samantala ang Ahlus Sunnah wal Jamaah, hindi siya lalabas sa fold ng Islam na katulad ng ginawa ng mga Haruriya at Mu'tazila. Subalit, okay, hindi ganap ang kanyang pananampalataya na kung saan taliwas sa pananaw ng Murji'a at sa kanang Jahmiya. Naintindihan niyo? Okay? Kasi pag yun naintindihan niya, kayo maguguluhan kayo mga grupong-grupo na yan. Subhanallah. Kaya mayroon akong kakilala, nagtanong sa akin, Sheikh, anong gagawin ko yung kaibigan ko? Galing Kristiyano, yumakap sa tinatawag na Budismo, papunta ng Taoismo, at nag-Jews, at pagkatapos, nag-Muslim. Nung nalaman niya, maraming siya sa Islam, pag Muslim ka, saan ka na mabilang? Shia o Sunni? Pag ikaw ay Sunni, saan ka madhad na kapabilang? Malikiya, Hanabila, ganyan nga. Nagbalik Jews siya. Diba? Kasi daw pare-pare. Nagbalik ko Jews siya. Kasi laman niya na napakaraming sekta ng mga Muslim. O di ba? Sabi ko, dapat sinabi mo, Yesu Hujo ba? Walang sektang Hujo? O kaya na walang sekta, pumunta siya ng tinatawag na pagano. Walang sekta yung pagano. Okay? Yun mga kapatid. So ang mahalaga ay importante. So yun yung mga kapatid. Ha? At pagkatapos sila ay gumawa. Diba mo, ito mga kota sila ito, gumawa ng panibagong katayuan sa pagitan ng dalawang katayuan. Ano yung dalawang pagitan ng dalawang katayuan? Pagitan ng iman at pagitan ng kufor. So, ang mga kota sila, gumawa ng panibagong katayuan, panibagong mundo.
Okay, sa pagitan ng dalawang mundo, mundo ng iman at sa mundo ng tinatawag na kufur, paggawa ng mga bagong bagay na wala sa aklat ng Allah ni sa sunnah ng kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam. So, gumagawa sila ng isang katayuan na taliwas sa Quran at wala sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malinaw? So, lahat ng mga teksto na nagpapatunay na ang katayuan sa pagitan ng dalawang katayuan ay hindi umiiral. Ibig sabihin, yung katayuan na sinasabi nila sa pagitan ng iman at saka sa pagitan ng kufur, not existing. Sila lang yung gumagawa nun. Okay? Sila lang yung nagpapairal noon. Pero sa Quran at saka sa salataw na sunnah, not existing. Pag sinabing not existing, anong mangyayari? Walang kwenta, walang kabuluhan. Okay? Walang punto, ika nga patay. Okay? So, anong ba sinabi ng Allah bilang batayan para pabulaanan ang kanilang sinasabi na merong katayuan sa pagitan ng dalawang katayuan, sa pagitan ng iman sa kanang kufur? Okay? Anong sinabi ng Allah? Ito ay bilang batayan. Sinabi ng Allah sa banal na unang dalil, wala na po sa Sabah, chapter 34, verse 24 ng banal na Quran, na sinabi ng Allah, ba'aruz bilay bin shaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa inna aw iyakum la'ala hudaw aw fi dalalim mubin. Katiyakan, alin sa dalawang grupo lamang sa amin at mula sa inyo ang nasa patnubay na nanatili o di kaya ay nasa paggaligaw ng malinaw na paggaligaw? So, dalawa lang eh. Nasa patnubay at saka paggaligaw. So, ano yung pagitan ng paggaligaw sa patnubay? Meron ba nun? Ay, dali ikaw ay ligaw. Ikaw ay tinatawag na ano, sabi natin na patnubayan. Dalawa lang yan eh. Napatnubayan ka o hindi ka napatnubayan? Meron bang minna-minna? Okay? Meron tinatawag na sabi natin gitna? Ay, hindi ka napatnubay at sa sana hindi ka nagabay, hindi ka nagabay, hindi ka nagabay at sa hindi ka tinatawag na ano, na nasa pagkaligaw ka, ishada. Okay? Ano, manananggal? Serena, ano pa ba? Okay. Subhanallah. Kaya natin mga sabi, Serena, wano? Yung mga panghitan, panghitan ng tao sa kanang isda, mga non-existing, katangisip naman ng tao. Diba? Subhanallah. Mga manananggal daw, isa movie ko lang nakikita yan. Okay. Kalahati ng tawad, kalahati ng tinatawag na ano? Tikbalang, tikbalang ba yan? Okay, yan ang unang batayan. Pangalawang batayan sa para bigyan natin ng pabulaan itong kanilang mga sinasabi sa Surah Yunus, chapter 10, verse 32 na banal na Quran. Sinabi ng Allah, فَمَادَ بَعْدَ الْحَقِ إِلَّا الضَّلَالِ. Nakung kaya, mayroon pa bang kakaiba? Mayroon pa bang kaiba sa katotohanan maliban sa paggaligaw? Oh. Mayroon pa bang kaiba sa katotohanan bukod sa paggaligaw? Wala. Sige. Dalawa lamang yan eh. Either paggaligaw o either katotohanan. Tapos gagawa kayo ng sariling katayuan. Okay? Sariling mundo, ika nga. Ahatiin nyo yung dalawa. Okay? So yun ang ano, mga makakazila. At bilang mga pangatlong batay, mga kapatid, na kung saan ito'y natagpuan sa Surah 2 at Taghabun, chapter 64, verse 2 ng banal ng Quran. Ano, nawala? Okay. Hirap na ito. Disconnect tuloy. Sensya na po kayo, ha? Okay. So yun yung mga kapatid. Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Napakalinaw, sinabi ng Allah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang lumikha sa inyo mula sa wala, subalit ang iba sa inyo ay tinatanggihan ng kanyang karapatan. Mula sa inyo ay kafir, at mula sa inyo ay mu'min. O siya ang naglikha sa inyo, sa atin bilang mga tao. At meron sa atin daw ay mananampalataya, at meron sa atin hindi mananampalataya. O yan ang dalawa lang. Dalawa lang. Isa ano? Katayuan sa gitna ng panampalataya at sa malawa ng panampalataya. Okay? Mga humhang. Walang duda. Subhanallah. Mga humhang, mga kapatid. At nakasabi sa hadith na kung saan sinabi ni Propeta sa ito ay sa Muslim at natagawa sa Muslim, wal Quran hujjatun laki alaka aw alayka. At ang Quran daw ay katibayan para sa iyo. Wala ba sa iyo? Bilik? Pagkatibayan para sa iyo sa araw ng paghukom, ikaw ay mananampalataya. Pagkatibayan sa tinatawag ng laban sa'yo, halas, ikaw ay mapahimpiyan ng apoy. Okay? So, sa rainbow. Okay? So, yan ay tunay. Nasaan, ika nga? Nasaan ang sinasabi nilang kung gano'n, nasaan ang katibayan sa katayuan sa pagitan ng dalawang katayuan? Nasaan ang katibayan sa pagitan ng dalawang katayuan? Katayuan ng iman at katayuan ng kufur. Nasaan ang katibayan? Nasaan ang dalil? Walang dalil. So, non-existing.
Okay, subalit, ang dalawa na ito ay sinuportahan ng Quran sa kanang Sunnah. Malinaw? Na meron lamang dalawang katayuan. Katayuan ng iman, katayuan ng kufur. That's it. Huwag kang mag-imbento na sarili mong katayuan. At sasabihin mo na ito yung pangatlong katayuan sa pangitan ng dalawang katayuan. So na napakalinaw, ito ay baluktot mga kapatid sa pananampalataya. Sino yung grupo na nagsasabi na nasa katayuan? Nasa katayuan, nasa dalawang pangitan ng dalawang katayuan ng si Abdullah na gumagawa ng malaking kasalanan? Mu'tazila. Okay, ulitin ko. Saan sila nagkasundo? Itong dalawang ito? Yes, sa paglabas ni Abdullah sa tinatawag na iman. Okay? Sa Islam. Okay? Saan sila nagkasalunga? Kung yung estado niya. Yes, ang estado sa Haruriya, ang estado yung scouter na tulipyo ng apoy. Okay? Samantala sa mga sila, ang estado ay? Gitna. Okay, gitna. Gitna, gitna lang. Hindi siya kafir, hindi siya mukmin. Hindi siya kafir, hindi siya muslim. Anong tawag? Ay, kumbay mo yung muslim sa kafir. Moskor? Kulorong. Kulorong? Astag, pinagawa natin. So lang, nakakatawa yung ano nila. Subhanallah. Ikaw. Sa ang sa Murjia naman, anong katayuan sa Murjia? Anong katayuan? Anong opinion ng Murjia? Kay Abdullah. Okay, mashallah, ganap na mananampalataya. Okay, walang pangitan ni Abdullah sa kanya Tulkarin. Okay? Sa Tulkarin na gumagawa ng pagsamba, sa matali sa Abdullah na gumagawa ng malaking kasalanan. Walang pagkakaiba. Mayroong ganap na palataya. Bakit sinasabi nila na ganap na pananampalataya? Dahil ang pananampalataya, ang iman ay walang kinalaman sa gawain. Okay? Hindi nakakaapekto ang gawain ng kasalanan sa iman. Yan ang kanilang opinion. Okay? So nakakalungkot, mga kapatid. So ano gusto? Pasabi, maganda pala doon. Doon na lang ako. Sa Audubillah. Pag gumawa ka ng kasalanan, it's okay. Mananampalataya ka pa rin. Still, yung inyong pananampalataya mo at walang wala kang pagkayo pa rin sa pagbabago. O walang pagbabago, ikaw na. Subhanallah. So higit sa babala naman at banta at ng kaparusahan, sa sino mang gumawa mga kapatid, ipinapatupad nila sa kanya ang parusa. So sa mga Mu'tazila, bagamat sinasabi ng mga Mu'tazila na isa pagitan ng dalawang katayuan, subalit ayon sa kanila, kinakailangan pa rin silang parusahan. Okay? Ibig sabihin, ipapatupad pa rin ang kaparusahan. Subhanallah. Sila ay sumasang-ayon sa Khawarij na ang isang taong gumagawa ng malaking kasalanan ay mananahanin sa apoy magbasa walang hanggan. Okay? Ibig sabihin, ang Mu'tazila sumasang-ayon sa Khawarij. Kasi ang Khawarij, kabila sa Haruriya, Khawarij. Okay? Khawarij. Na pareho sila nagsumasang-ayon na ang isang tao kasi Abdullah na gumagawa ng malaking kasalanan, ay bakit? Magbasa walang hanggan sila maninirahan. Alinaw? Magbasa walang hanggan sila tinatawag na maninirahan. Okay? Ang problema lang dito kapag sa ibabaw ng mundo, anong tawag natin sa isang tao kay Abdullah dito sa ibabaw ng mundo? So, sa mga Mu'tazila, sa pagitan ng iman sa kanang kufur. Okay? Pero sa kabilang buhay, nagkasundo sila na sila ay mananahanan, na si Abdullah, mananahanan magpasawalang hanggan sa impyerno ng apoy. Nagkasundo sila. Nino? Okay? So mamaya, ay, tanong kayo, baka ulitin ko ang tanong. Ulitin ko ang tanong, ha? Okay. Saan nagkasundo ang Khawarij at saka Mu'tazila pagdating sa araw ng paghukom sa parusa? Saan? Sila'y nagkasundo? Mapaparusahan sa impyerno ng apoy, mananahanan sa impyerno ng apoy, magpasawalang hanggan, magpakailanman. Subalit, saan sila nagkakahiwalay? Sa mundo. Yes. Ang katayuan dito sa ibabaw ng mundo. Sa Khawarij o Haruriya, kafir alatul. Okay, si Abdullah na gumagawa ng mga Mijusin, kafir alatul. Subalit, ang mga mantan sila? Gitna. Okay, sa pagitan ng dalawang katayuan. Okay? Subhanallah mga kapatid. Okay? So sila'y sumasang-ayon sa Khawarij na ang isang taong gumagawa ng malaking kasalanan ay mananahanan sa apoy magpasawalang hanggan. Subalit, dito sa mundo, ang hatol ng Islam sa kanila ay mananatiling ipapatupad sa kanila. Ayon sa mga hunghang na ito, mga Mu'tazila na ito, si Abdullah, dito sa ibabaw ng mundo, nakagawa ng malaking kasalanan na hindi niya hiningi ng kapatawaran sa Allah, malinaw?
Subalit, ang kanyang katayuan sa pagitan ng ima at saka ng kukor, subalit, ipapataw pa rin sa kanya ang parusa dito sa daigdig. Okay? Halimbawa, kapag siya uminom ng alak, anong parusa na pag-inom ng alak? Islash. Okay? Pag ikaw ay nakikiapid na mayroon kang asawa, stone to death. Subalit sa kanila, hindi siya iman, hindi siya mu'min, at hindi siya kafir. Nasa kalagayan siya ng gitna. Pero kinakailangan pa rin ipataw ang parusa. Okay? Oo, oh, naman dito. Nawala na nga ng iman, paparusahan pa. Di ba? Okay lang sa nang parusahan dahil sa kanyang ginawa kasi makatarungan yun eh. Pero yung ilabas ka sa tinatawag na pagiging mananampalataya sa Islam eh. Napakasaklap nun. Di ba? So ito eh, tarumag-dumag to eh. Binawian naman ang karapatan ng pagiging pagkaroon ng iman, paparusahan pa. Matindi talaga. Okay? Matindi yung Mu'tazila. Okay? Mu'tazila. Okay? Subhanallah. So yun yung kapatid sa pananampalatayang Islam. So dahil dito ang basihan at saligan, sabi nila, kinakailangan natin parusahan sila sapagkat yun ang basihan at saligan eh. Okay, malinaw? Kaya siya para sa kanila dito sa mundo, siya ay nasa katayuan ng taong mapanghimagsik at masuwayin. Okay? Mapanghimagsik at sa katanatong na masuwayin. O subhanallah mga kapatid. Paano natin siya dadasalan? Halimbawa, si Abdullah na matay, halimbawa, ganito yung kanyang katayuan ayon sa kanilang doktrina. Sa pagitan ng iman at sa kanatang natawag ng kufor. Malinaw? Papaano natin siya darasalan? Subhanallah. Papaano natin, anong sasabihin natin, O Allah, patawarin mo siya habang siya naman pala ay nananahan sa akin, no? Hapo isa, magpasawa lang hanggan. Diba? Diba tayo nang darasalan sa kong janasa? Pinapanalangin natin isang taon na siya patawarin? Okay, Allahu magfirhu, ya Allah, Allahu matub alayhi. Tapos yung taon ito, nakilala na ako siya, ito natawag na, nangangalong niya. So sa mga muntan sila, kawawa. Di ba? Kasi bakit? Habang buhay siya impyerno, audhu billah. So paano natin siya dasalan? Yun yung tinang, ya Allah, patawarin mo siya samantalang habang buhay pala siya sa impyerno ng apoy. Magpasawalan nga, maninarahan. So useless. Di ba? Useless. Subhanallah. Ya Allah, kahabagan mo siya. Ishada. Mami faida. Ayun sa kanila. Kasi bakit impyerno ng apoy habang buhay na maninarahan siya? Nakulang sa iyong pasi. Astagfirullah na din. So yun yung nakakamangha at na ano sa kanila, subhanallah. Yun ang kanilang tinatawag na nakakalungkot mga kapatid sa pananampalatayang Islam na kanilang maling doktrina. Kung ganun, kinakailangan sa kanila na ang sasabihin nila hinggil sa kakatulad dito sa mundo, ang kanyang kaso ay urong sulong at walang katiyakan. Yun ang kanilang ano, yung urong sulong. Walang katiyakan, hindi kafir at hindi mukmin. Sa pagitan ng dalawa, so urong sulong. Diba? Hindi natin pwedeng sabihin na siya ay Muslim, ni siya ay hindi mananampalataya. Ayun ang? Ayon sa kanila, natin pwede sabihin Muslim siya, Arisentay, natin pwede sabihin siyang kafir. Nihili natin maaaring bigyan siya ng karapatan ng Islam, nihatulan ng kawalan ng pananampalataya. Bakit? Kasi bakit pakita nga eh. Okay? Wala, hindi natin siya bibigyan ng karapatan ng Islam at the same time ng kufur. Kasi bakit? Nasa gitna siya. Nasa gitna siya. Ayon sa kanilang doktrina, kapag siya ay namatay, hindi natin siya maaaring nasalan. Ayon sa kanilang doon kasi bakit? Halas. Kawawa yung mga Muslim na namatay sa kanila at nakagawa ng kasalanan. Kasi alam natin ang wallahi. At alam natin, hindi lamang ito yung malaking kasalanan, kapatid. Okay? Hindi, at saka, at same time, papaaro natin, ayon sa kanilang doktrina, papaaro natin malaman na siya nagtawba. Di ba? So since na hindi natin alam, halimbawa, mga Muslim ngayon nakagawa, mga ano, halimbawa ngayon, tratado na pag-inom ng alak, di ba? Paninirapuri, ano pa? Pangangalunya, at iba pa. Hindi natin alam na siya nagtawba o hindi nagtawba. So nakita natin sila, ayon sa kanilang doktrina. Diba? So hindi natin sila pwedeng dasalan pala. Kasi bakit nakagawa? Kasi hindi natin alam na siya nagtawba. Diba? Kawawa. So sure, sir. Yes. Yung panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pero isang tagamatina na namatay na meron siyang utang, hindi dinasalan, di ba? Pagkos nang utos siya ng iba para... Yes. Now, the question is, bakit? Yun nga tawag okay. Bakit? Ang tanong kasi bakit? May mga tinatawag na ito yung dali ng mga scholar kapag ang isang tao nakagawa ng isang kasalanan, limon, tarikos sala. Okay? At alam natin ang isang tao na tarikos sala ay nagtatalo-talong mga scholar dito ng Ahlus Sunnah wal Jamaah sa pagiging kafir, pagiging kufur at pagiging tinatawag na pagkaroon siya ng iman, still na Islam siya. Nagtatalo talaga. Sapagat may mga dalil, kanya-kanyang dalil, ika na. Eh, dumating ang ibang mga ulama na medyo moderate ang kanilang pananaw hinggil sa bagay na ito. Okay? At ang panahon nila,
para sa isang maestados sa lipunan tulad ng imam, tulad ng tinatawag na halimbawa leader ni Kana, tulad ng isang skola, kinikilala pagdating sa kaalaman estados ng Islam, hindi siya maaaring magdasal doon. Nakasama siya. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng magdasal ng salat al-janaza. Subalit, ang magdasal ng salat al-janaza yung awam, yung mga ordinary, yung mga Muslim. Okay? Ibig sabihin, para at least hindi bawiin natin sa kanya at hindi natin itapagtabuyan siya sa tanatang malabas ng Islam. Kasi nga, yung pag-iwan ng pagdarasal ay nagtatalo-talo yung mga eskola. Kapag isang tao yung nagdarasal, ano ba sa kanya? Kafir ba siya hindi kafir? May mga kanya-kanyang dalil, mga kapatid, strong yung kanyang mga evidence. Kaya nga, para hindi makaiwas sa fitna, kasi sa ganun, ikaw nga, di mahulog sa tuloy ng ano. At tuloy ng ginawa ni Rosalam doon sa isang tao na ang Rosalam hindi siya nagdasal, ikaw nga, doon sa may ano ng tanatawag na may utang, bagos nag-appoint siya, ikaw nga, ng ibang mga tao para magdasal para sa... At the same time, si ano? Halimbawa, si... Tulad ng nangyari, si sa kalagayan ni... Sino yung uncle niya na sumuport sa kanya, si? Hamza? Abu Talib. Abu Talib. Si Abu Talib, di ba? Si Abu Talib ay nangamala si Abu Talib, hindi siya nag... hindi siya sumama doon sa paglibig si Propeta Muhammad sa Allah, wala siya na. Pero sino sumama? Si Anwar nila, okay? Kasi tatay niya yun eh. Okay? So ito yung mga dalil ng mga scholar natin na isa pa sa isito na halimbawa, pwede makipaglibing yung isang Muslim, okay, na doon sa namatay na ang mahalaga is member ng kanyang pamilya. Okay? Pagkapamilya niya yung namatay. Okay? Mahali siya. So balit sa isang Muslim na kilala sa lipunan, mayroong status, may kalagayan sa lipunan, hindi mahal. Okay? Hindi mahal. Linap? Sa mag-anak lang. Yes. Mga ordinaryo ikaw na. Halimbawa, kahit ka mag-anak, pero ikaw ay mayroong tanatawag na, no? Sabihin natin yung status ka sa amir ka, pinuno ka, leader ka, imam ka, scholar ka. So hindi pwede. Kundi ano sa tanatawag na iba. So yun yun. Paano yung ano, yung nasira nila na hindi tayo pasalog ng kanisa, ng simbahan? It's another issue na kung saan hindi pinagkakasunduan ng mga skola. Halina? At ang Kano Raje ay pwede. Sapagkas si Umar, Khattab, na kung saan ay sabi natin nandun mismo, pinakaya pa sa pumunta sila doon sa tinatawag na lugar ng part ng Jordan, kung ako nagkamali, sa Alusham, may mga kalisa doon. Inimbitahan siya, pati mga kasamahan niya. Okay? So, basta mga sahaba, grupo ng mga sahaba, kumain sa loob ng kanisa. At doon nakita yung mga tinatawag na imahe. At doon, na-report kay Propeta Salam na nakita namin ganito. At doon ni Salam Salam na tunay ng mga Hudyo at mga Kristiyano. Pag namatay yung mga salin nila, gagawin nila tinatawag na ano. Gagawin nila na ribunto. Okay? Ibig sabihin doon, at hindi in-encourage ni Propeta Salam na, bakit kayo pumasok? Di ba? Bakit hindi kayo doon? Bakit ano? Hindi na tinatawag na pinagsabihan na bakit kayo pumasok doon sa loob ng simbahan. So yun ang ano. Yun ang tanatawag ng kaluluwa. Walang misa na nangyayari. Pero loob pa rin ng simbahan. Kasi ang issue dito, ano ang hukom sa pagpako sa loob ng simbahan? Yun ang hukom, yun ang pinagtatanong ng mga skola. Halinaw, may mga skola sabi niya, hindi pwede because of that, because of this, because of that. Kasi pwede nila yun. At may mga isula rin na iba na pwede sapagkat may mga sahaba na gumawa nito, inimbitahan sila sa loob ng simbahan at inanihahan sila, ito yung tinubunan ng mga sahaba. At na-report kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi inin ka ni Propeta sallam, ibig sabihin, pwede. Ang mga nakapag sumamba doon, huwag kang lumuhod doon. Kaya huwag kang gumawa ng tinatawag na anong pang mga ginagawa nilang may kinalaman sa kanilang pananampalataya. Okay? So, pwede pumasok mga ano nga. Pero ang tanong, bakit papasok? Yung tuwi, bakit ka papasok? Kung wala ka naman nga, walang matibay na dahilan, bakit ka lang pumasok doon? Yun lang yun eh. Para makaiwas ka sa pinagtatalag ng mga skola. Kasi issue sa atin, lalo sa mga balikis. Yun, so doon yan. So, kinakailangan maging moderate tayo sa ganyan. Huwag tayo maging extreme na deeper din mga ganyan. Kinakailangan natin ang tinatawag na solusyon, yung situation. Okay? Titanan natin yung ikaw nga yung tinatawag na. Minsan kinakailangan natin hilutin yung mga bagay-bagay ba? Kasi ang mahalaga kasi mayroon namang ibang opinion na nagsasabi na pwede. Malinaw? So may mga kapatid. Kaya Islam laging natin. Yes. Malinaw? So yun yun. At ang karapatan na lamang magsabi na hindi pwede, yun talagang muna mustahil. So yun talaga mga scholar ikaw nga na yun na kinikilala pagdating sa mga kaalaman. So we have to respect them. Malinaw? Okay. So anyway, saan ba tayo? Dito. Sa panglima, usul al-khamis. Hindi ba tayo tapos dyan? Pang-apat. So ang mahalaga sabi nga, ayon sa kanilang opinion mga Mu'tazila, hindi natin sila pwedeng, ano? Hindi sila pwedeng maaaring na sila. Hindi maaaring siya ay babalutan ni siya ay papaliguan, kung ganun. At hindi yun. Ayon sa kanilang doktrina, yung namatay ni Abdullah na gumagawa ng malaking kasalanan, hindi pwedeng dasalan, hindi pwedeng liguan, hindi pwedeng balutan. At
at hindi pwedeng ilibing sa pangitan at sa mga libingan ng mga Muslim at libingan ng mga kafir. So kung ganun, maghahanap tayo ng panibagong libingan para sa kanila. At sasabihin natin ito, ito yung libingan sa pangitan ng iman at pangitan ng kufur. At nagkaroon na ako namin. Hindi nyo pwedeng ilibing sa libingan ng mga kafir. Kaya nga. Okay, kasi... Ilong pasig. Kaya nga. Hindi kasi bakit nga, hindi siya kafir at hindi siya Muslim. Diba? So kung ganun, maghahanap sila ng libingan na bago. Okay? At sasabihin nila doon, okay, ito yung libingan sa pagitan ng dalawang katayuan. I-equipment na lang. Okay? Hindi pwede makita ang dalawang libingan. No, para naman sa Ahlus Sunnah wal Jamaah, alhamdulillah. So para sa Ahlus Sunnah wal Jamaah, sila ay wasat. Sila ay moderate, sila ay balanse ang Ahlus Sunnah wal Jamaah sa pagitan ng mga sektang ito. Sinasabi nila sa Ahlus Sunnah wal Jamaah, tatawagin namin ang taong nagkakasala. So tatawagin natin yung taong nagkakasala bilang isang mananampalataya. Muslim pa rin siya eh. Okay, meron pa rin siyang tinatawag na iman na may kulang, subalit ang kanyang iman ay kulang. Kaya sabi natin, yung definition natin ng iman, yampus bil masiya o yazidu bita. Nadadagdagan sa pamamagitan ng pagsunod, nababawasan sa pamamagitan ng pagsuway. Okay, yun ang tinatawag na status natin. Yun ang opinion ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. O sasabihin natin na siya ay isang mananampalataya, batay at ayon sa antas ng kanyang iman. Sapagkat yung iman, level yan eh. Iba yung, magkakaiba yung level ng iman. Merong iman na malapit na malubat, na'udhu billah, medyo meron talatong na iman na nasa gilid rin na medyo hindi pa siya fully charged. At meron namang iman na fully charged. Andun yung ihsan, mashallah. Mahirap yun yung kapatid ang ano yun na abutin yung fully charged na iman. Perfect ka na talaga nun. Diba? Hindi ka nagtahing propeta. Kaya minsan nagaganyan-ganyan yung ating ano eh. Parang ano yung tao dyan? Radar, hindi. Radar yung nasa hospital na equalizer. Equalizer? Equalizer. Heartbeat. Ah, equalizer. 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 Diba? Heartbeat. Subhanallah. So yun mga kapatid. Kung sasabihin natin siya ay isang mananampalataya, batay at ayon sa kanyang iman at siya ay isang fasik, the same time, isang pinag-fiat fasik, makasalanan, mapanghimagsik ayon sa antas ng kanyang mga kawalaan at kasalanan ginawa. Malinaw? Okay. Ito ang makapiran at makatarungang oposisyon, yung oposisyon ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hindi siya bibigyan ng ganap at lubos na pangalan, ni ang pangalan ay ganap at lubos na ikakaila sa kanya. Ibig sabihin, hindi siya bibigyan ng talagang fully na siya'y mananampalataya dahil nga siya nakagawa ng kasalanan. Okay? At the same time, po rin bawian yung kanyang karapatan ng pagkaroon ng iman. Pero what's the darasal siya? Pero gumagawa siya ng tinatawag na ano? Mga nalang nagsasala siya, pero maano siya sa fitna, malapit din siya sa fitna. Ano ang mga gawa natin? Lapit din siya sa fitna. Lapit din siya sa mga chicks. So, nakagawa siya ng tinatawag ng pangalan niya. Pero ano darasal siya? Nagbibigay siya ng sadaka. Diba? So hindi pwede sabihin nga tulad na yung kanyang pangyong iman, habang gumagawa siya ng malaking kasalan ay full yung kanyang iman. Alisan, dahil hindi pwede inabas siya sa kanyang tinatawag na ano? Pagkaroon ng iman. Malinaw? Okay, kasi nagsasala siya eh. Subhanallah. So yung mga pansapalapalatay ng Islam. So bakit dito, hindi pinapahintulutan sa atin na kumukamumuhian ng ganap at lubos ang pagkamuhi ang isang pasit, ang isang gumagawa ng pagsuway. Hindi natin siya pwedeng totally ika nga nakamumuhian. Nakatulad ng mga mota sila sa kaharuriyak talagang ang gumawa ka talaga nakasalan sa kanya, wala ka talaga. Legal ka na sa kanila, pwede ka nang patayin kasi kafir ka. Murtad ka. Malinaw? Ni mahalin siya ng may ganap at lubos sa pagmamahal. Hindi na pwede siyang mahalin, ikaw ka ng lubusan. Dahil bakit? Sumuhay siya eh. Okay, sumuhay siya. Okay. Pag nagbago siya, hindi, saka natin siya mamahalin, di ba? Nang tinataw na ganap na pagmamahal. Sa halip, atin siyang pamahalin na naayon sa antas ng kanyang pananampalataya at siya ay kamumuhian natin ng naayon sa kanyang tinataw na pagsuway. Okay? So, kamumuhihan natin ayon sa kanyang pagsuway, yung level ng kanyang pagsuway. Halimbawa, ang isang tao, halimbawa, sumusuway siya dahil lamang sa kanyang tinatawag na, sabi natin pag ng alak, so iba yung pagkamuhi mo doon sa tao na pumapatay ng tao. Di ba? Iba yun. Kamumuhihan natin sa pareho, pero yung level ng pagkamuhi, iba eh. Iba yung pag pumatay ng ano, talagang iba yung pagkamuhi doon kasi kaya sa isang tao minum na lamang ng alak. Subhanallah. So mga kapatid, so yun yung pang-apat na tinatawag na asal na sabi natin sandigan at saka pundasyon. Naintindihan itong pang-apat na ito? Naintindihan ba? Okay, so mga hindi nakakaintindi, okay, huwi na kayo.
Okay. May restart mo ulit, ha? Hindi yung panglima tayo. Bilang panghuli para matapos sa yung tanatawag na asal. Okay. Ang tinatawag na lima. Fi sahabati radiyallahu anhu. Na kung saan yung tinatawag na panglima, ito yung may kinalaman sa mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito may kaugnayan sa tinatawag mga sahaba. Ano ang tawag ng mga ibang sekta at ano ang turing ng ibang mga sekta sa mga sahaba? Dito malaman na wallahi, alhamdulillah, tayo ay binilang ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Magpasalamat tayo. Wallahi. Kasi bakit? Hindi lahat ng tao na pinagdaluban sa kanila ng Islam ay napapadpad sa tamang katuruan. Subhanallah. Lalo pat pagdurin sa mga sahaba, subhanallah. Okay? So sabi ng mayanda, talang mu'alifu rahimahallah, wa fi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayna rafidati wal khawarij. Okay, ibig sabihin, ang, sa paksa na may kinalaman sa mga kasamahan ng sumo sa Allah wala sila sa pagitan ng Rafida at saka ng Khawarij. So meron tayong dalawang grupo ngayon. Another, starting always, Rafida. Ay iba, bago sa inyo ito, Rafida, di ba? Okay. Sa inyo, Khawarij, Haruriya, Mu'tazila, Jahamiya, ano pa yung isa? Okay? Jahamiya at saka yung isa? Yung dito kanina? Nasaan yung Shia? Mamay, malaman natin. Okay? Alit yung Ahlus, Sunnah, Wal Jamaah. Khawarij. Afida asana ng Khawarij. Malinaw. Okay. Now, of course, mga kapatid, let us divine the sahaba. Okay, ang sahaba, ang ashab, ang word na ashab, ay pangmaramihan ng sahib. So, meron natin ang ashab. The word na ashab. Plural term na tinatawag na sahib. Literally, sahib is may-ari. Okay, sahibul bayt, may-ari ng bahay. Sahibul fulus, may-ari ng tinatawag na fulus. Okay? At ang sahab naman ay pangalan na ang pangmaramihan ay sahib. Anyway, at ang sahib, ang ibig sabihin ng sahib, ang pagiging kasama ng isang bagay. Okay, halimbawa kayo na sahib, kaya nga sahibul, ashabul ukhdud, o kaya ashabul kahaf. Kasama ng literally kasama ng kuweba. Kasi bakit yung kwento doon sa Suratul Kahf, diba? Kahit bakit nakasama ng kuweba sapagkat may tao doon nakasama ng kuweba, yun na yun, tinatawag silang Ashabul Kahf. Okay, ibig sabihin ay bagay na kung saan ay pagiging kasama ng isang bagay. Yun ibig sabihin ng sahib. Ang sahabi, word na sahabi. Okay, word na sahabi. Okay, sahabi means sahaba. Malinaw? Okay. Ang sahabi, siya yung nakita. Una-una, ito yung katangian ng tinatawag na sahabi. Paano ka magiging sahabi? Una, kinakailangan nakita. Nakita. Okay? Nakita o nakatagpo. Okay? Nakita o nakatagpo. Okay? Nakasama. Pwede ka rin. Okay, yan. Nakita, tapos nakasama. Nakadaupang palad. Masya, nakadaupang palad. Kahit isang sandali, kahit counting sandali. Nakausap. Okay? Yes. Siyempre, pag nagkita kayo, pag nakausap kayo, isa understood yung nagkita kayo. Malinaw? Nakahalubi. Hindi mo lang, man. Eh, ito, so, parang sa salam. Alam mo, hindi po sa parang salam. Anyway. Nakasalamuha. Nakasalamuha. Kayo nang bahala. Okay, whatever you want to say. Malinaw? So, nakita o nakatagpo niya sino? Ang Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yun ang kondisyon para maging sahaba ang isang tao. Nakita niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakasalamuhan ang sallallahu alaihi wasallam, nakadaupang palad niya ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, nakatagpo niya ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi ano ang pinakamahalaga, siya ay namatay, naniwala sa kanya. Okay, siya ay unang naniwala sa kanya kasi hindi lahat ng
nakakita at nakadaupang palad sa sila, may naniwala sa kanya. Okay? Kinakailangan, naniwala. Okay? At ang pinakalas, siya'y namatay dito sa pananang paniniwala na ito. Okay? Siya'y namatay sa paniniwala na ito. Kasi may bakit? Maaaring may naniwala, so bago siya namatay, namurtad siya. O hindi, siya matataw na sa habi. Marino? Okay, naintindihan nyo yun? So kinakailangan kumplito ito. Nakita niya, nakasama, nakadaupang palad niya, naniwala, at the same time, namatay siya ayon sa paniniwala niya dito. Okay? Namatay siya na isang mananampalataya. Kaya siya'y matatawag na sahabi al-Jalil. At ito ay particular lamang sa mga sahaba, mga kapatid sa pananampalataya Islam. At ito ay mula sa mga natatanging katangian ng Propeta Muhammad SAW na ang tao ay may tuturing na kanyang sahaba kahit hindi niya nakita o nakasama ng suko maliban sa sandaling panahon. Ibig sabihin, kahit kunting lamang, ang mahalaga nakita niya, nakasama niya, nakasalamuhan niya kahit sa kunting pagkakataon. Okay, yes, at na, yes, mataw na sahaba. At na siya naniwala at nanampalatay at namatay dito. Halina? Okay. Ang tanong, sino ang isang tao na nabuhay sa kapanahunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Subalit hindi niya nakita ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni hindi niya tinatawag siya sahaba. Waze. Okay? Mashallah. Si Waze bin Al-Qarni. Okay, si Abu Amr, Abu Amr. Okay na? Si Waze bin Al-Qarni. Murad bin Al-Qaran bin Al-Yamani. Okay, taga-Yemen siya. Bakit? Pakatunayan si Waze bin Al-Qarni. Namuhay siya sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namuhay. At naniwala sa dalang pananampalataya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At siya'y namatay dito. At namatay bilang isang pananampalataya. Subalit, hindi niya nakita, at hindi niya salamuha, at hindi niya nakasama. Kahit hindi siya matatawag na sahaba. Okay? Siya yung pinakaunang tabi'in. Siya yung pinakaunang tabi'in. So bakit? Bakit siya pinakaunang tabi'in? Dahil namuhay pa sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ano kasi ang baso niya? Dino? Sino mga kapatid? Kaya dahil ito, ano mo baka bakit siya ano? Kasi bakit? Subalit hindi pa rin nakita ni Prophet, ngunit binabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tinatawag ng taong ito. Kaya sabi niya, darating sa inyo si Uwais al-Qarni. Darating sa inyo. From Yemen, ikaw, mula sa tinatawag ng Banu Murad at mula sa Banu Murad sa Banu Qaran. Na kung saan siya ay dinapuan ng leprosy at gumaling sa kanyang sakit na leprosy, subalit maliban lamang sa isang mark, okay, na hindi gumaling na katulad ng isang dirham. Okay? At siya ay mabuting tao na kung siya ay susumpa sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagbibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung kanyang tanatawag na pagsumpa sa isang laban, sa isang pare. Pero subalit mga kapatid, pag nakita niyo siya, umiikay ng panalangin ng kapatawaran sa kanya. Pakatawa, umiikay ng panalangin sa kanya. Umiikay kayo sa kanya na manalangin siya para sa inyo ng kapatawaran dahil ang kanyang dua ay tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil siya ay isang albar, al-walitain. Siya isang tinatawag na sabi natin ay ano yung honor niya sa kanyang magulang. Subhanallah. Pero mo, mas pinili niya na pagsilbihan niya ng kanyang magulang kaysa sa pagiging sahaba. Kaya bakit? Kasi meron siyang chance na maging sahaba sa totoo lang. Okay? Meron siyang chance. At isa malaking subalit, meron siyang chance na pumunta na sana siya para mamita ang Rasulullah sallam. Subalit, dahil sa pinangako niya sa kanyang ina na babalik siya, bumalik siya, at pinili niya na pagsilbihan ang kanyang tinatawag na ina kaysa sa kanyang maging sahaba. Ang pagiging sahaba, it is a privilege. Pero ang pagsunod sa utos sa magulang, it is obligatory. Ganun kapatid. Ano? Parang alala sana niya maging sahaba siya. Pero hindi niya yun, ano? Mas ano na yung tinatawag na magulang niya. Subhanallah. Malina? So yun yung mga pansang panapalatay sa kaya nga, nung nakita niya si Umar, nakita niya ni Umar bin Khattab, sino ba sa inyo si Uwais? Ikaw ba si Uwais? Taga-Marag ka ba? Taga-Karan ka ba? Patawarin. May kasalan ng patawarin. May kasalan ng patawarin ako na ngayon. At siya humingi ng mga nakapatawarin sa para kay Umar bin Khattab. At sinabi niya tungkol sa kanya na sinarinig niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anyway, kapatid sa panapalatang Islam. So yun, ang mahalaga bilang sahabi, kinakailangan nakita, nakasama, naniwala at namatay. Yan ang ibig sabihin ng tinatawag na sahabi mga kapatid. Okay? So yun, susubalit sa kondisyon, kinakailangan na siya ay naniwala at nanampalataya sa kanya. At ang ahlus sunnah wal jamaah ay wasat sa pagitan ng Rafida at sa kanang Khawarij. So time up yan, ating ano?
Khawarij, pagitan ng sahabat at pagitan ng Rafida sa kanang Khawarij. No? Ang Rafida, let's talk about the Rafida. Ang Rafida, mga kapatid, sila yung tinatawag sa ngayon na Shia. Okay? Sila ang tinatawag sa panahon ngayon na Shia. Ang original nila is Rafida. Ano? Shia Rafida. You know? Sila yung mga masahol na uri ng Shia. Ibig sabihin, sila yung tinatawag na? Sino sila? Sila yung tinatawag na? Shia. Shia. Okay. At sila ay binansagan na Rafida. Bakit sila binansagan na Rafida? Para magkaroon kayo ng idea. Sila ay binansagan na Rafida dahil sa kanilang pagtanggi. Tinanggihan nila at hindi nila tinanggap. Sino? Si Zayd bin Ali. Si Zayd bin Ali bin al-Husayn bin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. Hawak mo na. Okay? Kasi sino yun? Si Zayd na anak ni Ali. Zayd. Okay? Na anak ni Al-Husayn. Na si Ali, anak ni al-Husayn. Al-Husayn. Okay? Na si al-Husayn, anak ni Ali bin Abi Talib. Ito yung kapu-apuhan. Ibig sabihin, apo ni Ali bin Abi Talib. Diba si Abu Talib, meron siyang anak? Sinong anak na si al-Husayn? Isa sa mga anak na si al-Husayn. At si al-Husayn, meron siyang anak ni Ali din. At yung anak ni al-Husayn na si Ali, meron siyang anak na si Zayd. Pang ilang din ang kapu-apuhan. Mula kay propeta, mula kay tinatawag na ano, kay Ali radiyallahu anhu. Si Ali, nagkaroon ng anak na si Al-Husayn. Ali Husayn. Okay? Ali. Tapos? Husayn. At saka si Husayn, nagkaroon ng anak na? Another na Ali. At si Ali, nagkaroon ng anak na Zayn. Okay? Yun yung kapatid. So, tinanggihan ng mga Rafida si Zayn, radiyallahu si Zayn, rahimahullah. Na kung saan, na kanya ngayon iniugnay ang Zaydiya. So dito nagmula ang sekta ng Zaydiya. Ako sa ng Zaydiya, bahagi pa rin ng Shia. Kaso lang sila ang pinakamalapit sa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kasi bakit? Ang Zaydiya, karamihan sa mga sahaba, kanilang ini-honor, pinaparangalan at pinaniniwalaan. Okay? Yung grupo ng Zaydiya. Malinaw? Hindi katulad ng ibang sekta ng Shia, kafir, kanturin sa tinatawag ng mga sahaba. Malina? Maliba naman sa Ahlul Bayt. Malina, kapatid? So yun ang kadahilan ng mga kapatid sa pananampalataya Islam. Sila ay tumanggi sa kanya. Bakit? Dahil siya ay nagtanong sa kanya. So itong mga Rafida na ito, sa panahon ni Zayd bin Ali radiyallahu anhu, bin Ali ila Ali radiyallahu anhu, na kung saan tinanong ng mga Rafida si Ali. Kanino? Sinong tinanong ni, tinanong nila tungkol kay, sabi niya, anong masasabi mo tungkol kay Abu Bakar at Umar? Ito yung mga tanong ng Rafida, kay Zayn. Sabi niya, ano ang masasabi mo tungkol kay Abu Bakar at kay Umar? Kasi mga Shia, hate na hate nila si Abu Bakar at si Umar. Malinaw? Hangtang na naman hanggang sa ngayon, hate na hate nila. Kaya ayaw nila magpapagdag, pangalan ka ng Umar, andun ka sa lugar nila, papatayin ka. Kaya huwag ka magpangalan ng Abu Bakar at saka Umar. Mahanala, papatayin ka nila. At lahat, halos ng mga pangalan na Ali, diba Zayd, Husayn, okay? Sayna, Fatima, Zahra. Yun yung kanyang Ahlul Bayt. Pangalan ng Ahlul Bayt. Walang Aisha na. Kinamuhin na yung tatay na. Anak pa kaya? Subhanallah. So yun. So tinanong ng mga Rafida ng grupong ito, si Zayd tungkol kay Abu Bakar at saka kay Umar bin al-Khattab. Sabi, ninanais nila sa kanya na kanyang sumpay. Gusto ng mga Rafida na sasagutin ni Zayd yung pagsumpa. Nasusumpay ni Zayd itong dalawang ito. Sinong dalawang ito? Si Abu Bakar at saka si Umar. Tatanungin namin siya kung gusto namin na susumpain na. Susumpain ba? Nakatulong ng pagsumpa nila kay Abu Bakar at kay Umar. Yan ang gusto nila. Okay? At gusto nang tutungayawin. Ano tutungayawin? Chris ba? Tutungayawin at papasanain silang dalawa ni Zayd. Yan ang gusto ng mga Rafida. Nung tinanong si Zayd, tungkol sa kanilang dalawa. Subalit siya, radiyallahu anhu, ay tumugon sa kanila. Ano bang tugon ni Zayd sa kanila? Noong sila ay tinanong siya, tungkol kay Abu Bakar at kay Umar, sabi niya, ni'mal waziran, okay, ni'mal waziran, waziran jaddi. Sila yung mga pinagpalang ministro. Okay?
Itong si Abu Bakar sa kasi Umar, ayon kay Zaid, nung siya tinanong niya mga Rafida, ang sabi niya, silang dalawa ay pinagpalang mga ministro, silang dalawa ay mga ministro ng ating nunong lalaki. Alam mo nunong lalaki? Lolo. Okay? Mga ingkong. Ingkong ba? Mabay. Okay? Silang dalawa ay pinagpalang ministro at silang dalawa ay ministro ng aking ninong, ng aking tinatawag na nunong lalaki, ng aking lolo. Nang tinutukoy na nunong lalaki ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinagpala. Sila yung mga ministro ng aking lolo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong meron? Okay? Bagkus pinuri pa ni Zaid yung dalawang ito. Pinuri mga kapatid sa pananampalatay Islam. Pagka silang dalawa pinuri niya. Naku, kaya dahil dito siya ay hindi nila tinanggap at siya ay kanilang tinanggihan. Nung kinurse na tuloy siya. Ito yung mga Rafida ito yung sinabi ni Zaid, pati siya kinurse ng mga Rafida. Dahil doon, ika nga sa reply. Okay, hindi na gusto ni Zaid yung reply. Okay? Reply niya sa kanila. Kaya naman, tinawag nila ang kanilang mga sarili na Rafida. Ang ibig sabihin ng Rafida, ang tumanggi. Kaya ibig sabihin ng Rafida, Rafabba. Okay? Rafida means ang tumanggi. So, ibig sabihin, dahil ano dahilan? Dahil doon. Okay? Ngayon, alam niyo ng dahilan. At yun ang isa sa mga kadahilanan. Yan sa mga kadahilanan kung bakit sa tinatawag na Rafida. So, ang mga Rafid na ito, mga kapatid, na'udhu billahi min dhalik, sila ay merong kilalang saligan ayon sa kanila. So, litas ko kapot, mamamangha kayo. Wallahi. Maa-amaze kayo sa tinatawag na kanilang saligan. Subhanallah. Okay? Meron silang usul, meron silang panuntunan. At nakakamangha yung pagkamaldumal, na'udhu billahi, yung kanilang mga panuntunan ng kapatid sa pananampalatay Islam. Ayon sa kanila, meron silang tinatawag na saligan, kabilang sa kanilang masama at balakyot na saligan, ano yung balakyot? Balakyot na saligan ay ang imamites. Kabilang sa kanilang tinatawag na saligan, yung tinatawag na imamites. Okay? Yung imama. Yan, ano na siya? Imama. Ano bang meron sa imama? Ano bang meron sa imamite? Okay? Na kung saan nagsasabi sa pagiging ismatul imam. Ibig sabihin, yung imamay, yung mga imam nila is infallibility. Ano si infallibility? Hindi maaaring makagawa ng pagkakamali. Perfect. Okay? Yan yung kanilang tinatawag na. Yun ang turing nila sa imam nila. Okay? Itinuturin nila na ang imam nila ay infallible. Ibig sabihin na hindi makainat na ni katiting na pagkakamali ay hindi kayang magawa ng imam. Ano yan? Anghel? Okay? Hindi pa sa anghel? Okay. So mga kapatid, hindi pagkakamali at ng imam o imposibleng magkamali yung tinatawag na imam. Na kung saan siya ay hindi maaaring magsabi ng kamalian. Ayan, grabe ang ano nila sa mga imam. Okay, malinaw? Okay, na ang katayuan ng imama ay higit na mas mataas pa kaysa sa katayuan ng pagiging propeta. Ito pa, mas masahol. Mas mataas pa sa katayuan ng propeta. Oh, hindi mo? Pero mo? Saan ka pa? Okay. Yung kanilang imam daw, mas mataas pa sa katayuan ng propeta. Dahil bakit? Anong dahilan? Dahil sabi nila na ang imam na hindi maaaring magkamali sa ayon sa kanila, malinaw, ay nakakatanggap ng mga impormasyon mula sa Allah subhanahu wa ta'ala ng direkta na walang namamagitan. Subhanallah. Ayan sa kanila. Malinaw, samantalang daw, ang mga propeta, sila ay merong tagapamagitan na kung saan ay walang iba kundi si Anghel Jibril ay salam. So, ang mga propeta na ito, nakakatanggap ng mga revelasyon, impormasyon mula sa Allah na mayroon tagapamagitan. At tinawag lang iba kundi si? Angel Jibril. Pero subalit yung mga imam, ayon sa kanilang doktrina, direktang nakatanggap ng mensahe at nakatanggap ng revelasyon, impormasyon mula sa Allah nang walang tagapamagitan. Halak ka. Subhanallah. Di ba? Ano si Propeta Musa? Ha? Kinausap pa sila ng sumatatahan. Okay, katulad ng nangyari kay Prophet Musa alayhi salam. Oh. Subhanallah.
So yung mga kapatid, sa kanila, kailanman ay hindi maaaring magkamali ang imam. Ayon sa kanila, kailanman ay hindi maaaring magkamali ang imam. Malinaw? Ang tanong, ang mga propeta ba ay pwede bang yan natin saan? Ang mga propeta, ang mga sugo, sila ba infallible? Hindi. Ha? Hindi. Nakamali siya pero maliit, hindi yung... Infallible at saka, hindi infallible. Pag pinag-usapan natin yung mga tinatawag na akida, infallible ang mga propeta at mga sugo. Akida. Okay? Akida. Malinaw? Akida. At saka yung mga medyusim. Okay? Hindi talaga nagkamali ang tinatawag na sabihin natin. Hindi talaga nagawa ng kamalian. Pagdating sa mga medyusim, ang mga propeta at mga sugo. Malinaw? But in terms of the minor sin, okay, sa shortcomings, they are infallible. They are tinatawag na hindi siya infallible. Kasi, si propeta sa saan nagkamali. Okay, tinuwi siya niya ng Jubilee alayhi salam. Malinaw? Si Musa alayhi salam nagkamali. Malinaw? Okay? Wala nang duda. Yan, ito yung mga tinatawag na pagyan in terms of shortcomings, ikaw na, bilang isang tao. Kasi they are human. They are not angel. Malinaw? Okay. Namo may mga kapatid, bagkos ang masidhi sa kanila, yung mga extreme sa mga Rafida, ay nagkaangkin na ang imam ay may makayahan sa paglikha. Kaya lumikha. Ginagawa nilang Panginoon ang tinatawag na imam nila. Dahil sabi nila, ang imam ay meron tinatawag na he can create. He can create. A creation, ika nga. Parang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mag-create. Subhanallah. Ang tinatawag na creation. A'udhu billah. So yun yun. Nasasabihin lamang ng isang bagay na kun fayakun. Magi at magiging. Nasabihin lang yun na kun fayakun. Subhanallah. Parang talaga. Kapante na Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billah. So yun, mga kapatid, ano ka na ang gagawa? Kasahol? Ngayon, maano mo na ngayon ang tinatawag mga shikarafida? Ganun yung kanilang tinatawag na doktrina. Okay? Kaya nga, mga pinitinsya nila, mga ganun-ganun sila. Okay, asama natin na Ashura. Abangan nyo yan. Okay, sila basa sa tinatawag na YouTube at saka sa tinatawag na internet, social media. Tagatagay. Magkatagay, pati yung mga batang walang kambuang-buang sa sugatan nila. A'udhu billah. Tagatagay. Subhanallah. Sino ka ba sa panapalatang Islam? At sila ay nasasabi na ang mga sahaba ay mga kufar. Ito na yung atin na yun. Patungkol sa mga sahaba. Ayon sa mga Rafida, ang mga sahaba ay mga kufar. Mga kafir. Mga walang pananampalataya. Silang lahat ay murtad. Oh, pero mo? Silang lahat ay tinatawag ng mga sa murtad. Lumabas sa Islam. Okay? Pagkatapos ng suko ng Allah sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos ng namatay ang propeta sallam, lahat ng mga sahaba murtad. Ano kasakit 'yon? A'udhu billah, kapatid. Subhanallah. A'udhu billah. Tama ng karumal-dumal. Kaya hindi ba hindi ka nagulat? Di ba nakakaano? Nakakasuka yung kanilang mga akida. Maging si Abu Bakar at Umar, ayon sa pananaw ng ilan sa kanila, ay laging hindi mananampalataya. Always be unbeliever, always be disbeliever si Umar sa kasalatawag na Abu Bakar. Sila ay nangamatay na nasa kalangin ng nifak. Mga munafik. Di ba si Abu Bakar sumak na yan? Munafik yung dalawa na yan. At makikita mo lang sa kanilang sermon, puro laan, puro tanatamataan, puro panunuhayaw, puro pagsumpa sa mga sahaba, lalo pa si Abu Bakar sa kasi Umar. Bakit galit po sila kayo na Abu Bakar at Umar? Ha? Kasi, kapatid, bakit sila, alam mo kung bakit sila galit? Okay? Dahil galit sila. Alam mo sila kung bakit sila galit? Okay? Assignment mo yan. Okay, galit niya. Alam mo kung nagdarasal sila? Pag nagdarasal? Yung kanilang pag ganyan-ganyan, pagsumpayan kay Umar at kay Abu Bakar. Okay? Nakapasumpayan ng Allah si Abu Bakar, sumpayan ng Allah si Umar. Yun ang kanilang tinatawag na. A'udhu billah. Pero mo, if ito yung nagbaka, di ba kasi sa pag... Nagkita yung pagdarasal nila? Gumaganong-ganon? Okay? Sa kanilang turo, pagbuwas sa gumaganong-ganon sila, yun yung pagsumpa sa mga sahaba. Okay? Sinusumpa, eh ba? Kalang konti na doon yung bakit kirit. Okay, sige. Okay, pata. Wala nila nang mamatay ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si Ali ang siyadapan. Karapat dapat ang umunoy fisika. Yun yung ano ba? Wala inagaw nila yung inagaw. Trono, yun ang yung posisyon. Kaya sabi lang, nagkamali siya ni Jibril, dapat doon kay Ali. Hindi kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay, sige, nagkawat ako. Mas maraming branch ang tanataw na siya, ng Shia. Malinaw. Okay. So dito mga kapatid ay namatay sila na. Di fa, marami daw siya baka siya kasi umar. A'udhu billah. At walang sahaba na kanilang hindi sila sinaklaw maliban na sa mga alubayt. So ang ibang tinatawag na Shia Rafida ay ang kanilang inuunog lamang yung mga alubayt, yung mga ahlulbayt. Alubaytin. Mga kasambahay. Okay?
ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung mga hindi nila hatailan. Nasa baga si Aisha. Ayun nila. Okay? Anak niya po. Ay, ayun hindi sabihin ay disregard nila si Aisha na bilang na kabila na hindi kabila sa Ahlul Bait. Nagsina daw. Okay, kasi bakit ang alam niya din siya yung tratong na hadith al-if, yun yung mga masamang akusasyon ika na kay Aisha radhiyallahu anha. O kung sino man ang alam, mas marami sa internet kapatid yung kwento na yan, mahaba lang. Okay. So dito mga kapatid ay ibig sabihin yung ilang mga kasambahay, yun lang ang kanilang tinatawag na exemption doon sa kanilang pagiging pagbansag na kafir sa mga sahaba. Malinaw? At ang ilang sa kanila na kanilang sinabi na sila ay mga kabaniyang kapanalig ng Ahlul Bait. At ang ibang mga sahaba nila kapanalig ng Ahlul Bait, inuunaw na nila. Pero karamihan sa mga sahaba, sinasabi nila ay kafir. Okay, murtad, munafik. Yun ang mga tinatawag na kafir na. Ang may akda ng aklat na Al-Fasal ay nagwika. Sabi niya, nagdeklara ang matindi at nagmamalabis sa kanila na si Ali bin Abi Talib ay hindi mananampalataya. Pero may mga grupo ng mga Rafida, ayaw pa rin i-honor si Ali radiyallahu an. Okay, sabi nila kay Ali, kafir si Ali radiyallahu an. Okay? Sinabi nila, dahil inaprubahan ni Ali ang dhulm, ang paninihil at pang-aapi, at ang batil, ang kasinungalingan, sa pamamagitan ng pagbibigay panata ng kapanakatapatan, yung bay'a kay Abu Bakar at kay Umar. Kasi nung nagiging khalifa si Abu Bakar, nagbay'a si, anong bay'a? Pledge of Allegiance. Okay, ibig sabihin na nagpanata ng katapatan. Ibig sabihin, nanumpa ng kapalaan, nanumpa natin na ito ng katapatan, ika nga ng panunumpa. Kanino? Kay Abu Bakar nung siya naging khalifa. At nung nawala si Abu Bakar, pumalit si Umar. At nagbay'a rin si Ali radiyallahu anhu. At dahil dito, sabi nila, hindi mananampalataya si Ali. Kasi bakit? Siya'y sumang-ayon. Siya'y sumang-ayon sa paninihil, sa oppression na ginawa ni Abu Bakar at sa katiyataw ni Umar. Umar. At since na siya'y walang sa atin, walang status sa kanilang dalawa, since sumang-ayon siya, kafir na rin siya. Yung ibang Rafida. Pero pati sila, hindi nagkakasundo-sundo kay Ali. Kasi may iba sa kanila, ginawang Panginoon si Ali. Pero mo? Subhanallah, mga kapatid. Sinong hindi Muslim na bago, hindi magugulo ko pag nalaman niya. Basta pag siya yung pagpapagta dyan sa mga ano na yan. Sa imam, magkasundo sila. Ha? Pagdating doon sa imam yes. Sila, magkasundo. Pag nasa imam class, ano nila yun? Oh. Ito yung kanilang pananaw. Mm-hmm. Okay, pagdating sa mga kasama, nagkawat-kawata sila. Malinaw? Mm-hmm. Okay. So yun yung may extreme at meron tinatawag na ginawang extreme sa paniniwala kay Ali at extreme sa pag-disregard kay Ali. Subhanallah. Okay. So sa pamamagitan ng pagbibigay ng panata ng katapatan kay Abu Bakar kay Umar. Nasamantala daw, kinakailangan sa kanya na ayawan at tanggihan ng bay'a. So dapat kay Ali, tinanggihan yung bay'a. Kay Abu Bakar kay Umar, bakit niya ngayon tinatawag na inaproba at nagbay'a siya? So kakam na rin siya. Gito ba? Okay. Nausahan nung hindi siya sumunod sa katotohanan at katarungan, bagkos siya ay sumang-ayon sa paniniil at pangalipos na siya ay naging mapang-api at hindi mananampalataya na rin. Yun yung kanyang tinatawag na. No. Sa mga Khawarij naman. Ang Khawarij naman, sila ay kagalitara ng Rafida. So opposite itong Rafida at Khawarij sa Rafida. Opposite. But ano bang meron sa kanila? Sila ay kagalitara ng Rafida na kung saan kanilang itinuring si Ali bin Abi Talib na isang kafir. Itinuring din nila si Muawiyah Abi Abi Sufyan na isang kafir. Malinaw? Bukod dito, kanilang itinuturing na hindi mananampalataya ang sino man na nabigong tahaki ng kanilang landas at kanilang ginawang legal at ayon sa batas ang pagpaslang at pagpatay sa mga Muslim. Malinaw? Ito yung mga tinatawag na Khawarij. Ang Khawarij, sa lunga, sapagat bakit? Pati si Ali ay ginawa nilang kafir. Pati si Muawiyah ginawa nilang kafir. Samantala yung mga Rafida, may mga sumang-ayon kay Rafid sa ibang mga Rafida, may sumang-ayon kay Ali. At may mga nagtaas pa kay Ali. Okay? Samantala ito, Khawarij, Ali ka man, kung sino ka man, kafir ka. Okay? Kafir ka sa kanila. At bagkos kapag hindi ka, ito mga Khawarij, kapag hindi ka sumunod sa kanilang tinatawag na madhab, sa kanilang doktrina, sa kanilang system, sa kanilang daan, okay? Pag hindi ka sumunod sa kanilang gusto, ikaw ay legal sa kanila at pwede ka nilang patayin at pwede nang kamkamin ang iyong ari-arian. Okay na? Yun mga kapatid ng Khawarij. Sila yung mga inilarawan ng subo. Paano sa inilarawan ng subo? Ganito. Sinabi ni Prophet Salam, La yujawizu imanuhum hanajurahum yamruhimruhuna minad-din kama yamruhu as-sahama minar-raminya. Ang kanilang pananampalataya hindi hihigit sa kanilang mga lalamunan.
Okay? Ito, kung bubuhin natin yung hadith, sila yung itinangi at inarawan ng Prophet na sila ay mga tinatawag na mga bata. Okay? Mga bata sila sa Islam. Hudatao fil Islam. Sabi, hudatao fil Islam. Sila yung mga new Muslim at sila yung mga bata. Tinan mo yung mga Khawarij. IS, IS. Kabila sa membro nila ay mga bata. Mga binata pa. Wala pa sa tinatawag na natanda. Ang iba sa kanila mga balikis natin ang mga Western. Yung mga na-recruit na mga iba. Di ba? Mga bata. Okay, mga balikis ang galing sa Western, galing sa Europe. Mga bata. Okay? Ito. Magaling silang magsalita, pero yung kanilang iman, subalit yung kanilang iman, hindi hihigit sa kanilang lamunan. Hindi nakarating sa puso. Hanggang na lamunan lamang. Yun ang kanilang, Muslim sila, jihad, jihad, Muslim, Muslim iman. Hanggang dito lamang, hindi dito. Okay? Yun ang kapatid. Sila ay lumulusot sa relihiyon na tulad ng palaso na lumulusot sa tinatawag na tudlaan o kaya ng target. Alam mo pag na-target ang palaso, lulusot. Ganun sila kapatid. Okay? Parang, ano lang ba, binabay pa, pinapasta na dumadaan lang sila sa relihiyon ng Islam. Okay? Na ganun, nakabilis. Yun yung kapatid kayo. Subhanallah. Makikita niyo man yan. Subhanallah. Kaya ang hato nila, pag hindi ka sumunod sa kanila, patay ka. Yun yung ginagawa nila. Diba? Okay. Khawarij. Ito yung kanila ng Khawarij. So ang mga Shia ay nagmamalabis sa Ahlul Bayt at sa kanilang mga kapanahid at sila ay mga nagmalabis sa pagturing sa kanila na tulad ng pagturing at pag-angkin ng ilan sa kanila sa pagiging Panginoon ni Ali. So yung mga ito, Ahlul Bayt. Pero yung Ahlul Bayt sa Khawarij, no. Hindi na in-honor. Okay? Pero sa mga Rafida, Ahlul Bayt, ay iba pa sa kanila, inangat, ginawang Panginoon si Ali. Radiyallahu anhu. At ang ilan din sa kanila ay nag-aangkin na si Ali ay mas higit na may karapatan sa pagiging sugo kaysa kay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Samantalang ang mga Khawarij naman ay nanatili sa kabaliktaran. So yun yung ano, kaya nandiyan ang Ahlus Sunnah wal Jama'ah, nasa gitna. Okay? Nasa gitna ang Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Okay? Subalit ang para sa Ahlus Sunnah wal Jama'ah, sila ay wasat sa pagitan ng dalawang sektang ito. Sinasabi nila, kinikilala namin ang katayuan ng Ahlul Bayt. So tayo, hindi natin pwedeng i-disregard ang Ahlul Bayt. Diba? Kinikilala natin na sila. Pero at the same time, hindi natin pwedeng pasubrahan yung pagkilala natin sa kanila. Okay? Sila ay mga Ahlul Bayt, sahaba ni Prophet Salam, household ni Prophet Salam. Subalit hindi sila Panginoon. Hindi sila tinatawag na nakakaalam ng ilm unseen. Ikaw. Yung mga imam nila, ng Rafida, yung mga imam nila, sabi nila, nakakaalam yung imam ng unseen, ng alam ng gayb. Kaya alam kung kailan ka mamatay. Okay? Alam nila kung kailan ka mamatay. Subhanallah. Pagtanong sila, alam nila kung sila sa tayo kaya sila mamatay? Tanungin mo sila. Okay, yung imam nila. Alam ba nila kung kaya mamatay yung imam nila? Sumahan na mga kapatid. At sumasang-ayon na sila ay tayo, ang Ahlus Sunnah wal Jama'ah, ay sumasang-ayon na sila ay mayroon dalawang karapatan sa atin. So tayo, Ahlus Sunnah wal Jama'ah, sumasang-ayon tayo na itong Ahlul Bayt, itong Ahli Bayt, mayroon silang dalawang karapatan sa atin. Ano yung mga kapatid? Ang karapatan ng Islam at Iman, na sila ay mga mananampalataya, na sila ay mga Muslim, o na hindi katulad ng Khawarij na kafir ang tulin sa kanila. Okay? At ang tinatawag na karapatan ng karaba. Ibig sabihin ng karaba, pagka makamag-anak ng sugo, sallallahu alayhi wa sallam. Yun ang dalawang karapatan nila sa atin. At kanila sinasabi, ang karaba ng sugo ay nangangailangan ng karapatan mula sa atin. At ang karapatan nito sa atin ay ang pagkilala sa kanilang katayuan at hindi pagmalabis dito. Hingga sa ibang mga sahaba ng sugo, sallallahu alayhi wa sallam, sinasabi nila, sila ay may karapatan ng paggalang at pagpapahalaga mula sa atin. So, yung mga sahaba na hindi kabilang sa Ahlul Bayt, yung karapatan nila sa atin, galangin. Respetuhin. Na kung saan, hindi katulad ng Rafida. Rafida, sinumpa. Okay? Ang mga sahaba na hindi kabilang sa Ahlul Bayt, sinumpa. Tulad ni Abu Bakar, alimbawa. Tulad ni Umar bin Khattab. Tulad ni Uthman. Di ba? Okay. So, yung mga kapatid. So, kinakailang galangin natin ito at sabihin natin papapaan, of course, paghingi ng lugod sa Allah para sa kanila. At radiyallahu anhum, sinasabi na. Sasabihin natin sila, nakatulad ng sinabi ng Allah, na Rabbana igfir lana, wala ikhwana lalladina sabakuna bil iman, wala tajal fi kulubina gila lalladina amanu, Rabbana innaka raufur rahim. O Allah na aming Rabb, patawarin mo ang aming mga kasalanan at patawarin mo ang aming mga kapatid sa pananampalataya ng mga naunang kaysa sa amin. Naniwala sa iyo. Sino yun? Mga sahaba. Okay? Mga sahaba. At huwag mong hayaan na magkaroon ng kahit na anumang pag-iimbot, galit ang aming mga puso sa kanino man mula sa mga naniwala.
tiwala. Subhanahu wa aming Rab, katiyakan, ikaw ang Rauf, punong-puno ng kabutihan sa iyong alipin na Rahim, ganap na, mapagmahal sa kanila at napamakaawain. Wala tayong quotes, isa sa kanila mga sahabay, na naman tayong Arsul Jama ni sahaba. Kabilang man sa aling bait o hindi kabilang sa aling bait, wala tayong quote, wala tayong grudge sa kanila mga puso. Otherwise, kapag may quote ka sa kanila, kahit pa kayo muawiyan, halas, yung iman mo ay mayroong problema. Okay? Ni sa mga albayit na ati pa sa ibukod sa mga albayit. Na kung kaya, ibinibigay natin ang karapatan ng bawat isa sa kanila, at sa pamamagitan nito, sila na ang lusod na wal jamaa ay nagiging wasat, nagiging moderate, nagiging balansi sa pagitan ng mga mapagpabaya o mapagpawalang bahala at mga mapagmalabis. Okay? So tayo ay wasat. Sino mapagmalabis? Ito. Okay? Mapagmalabis sila sa alin? Ginagawa nilang Panginoon yung iba sa Al-Bait. At yung ibang mga sahaba, nilidegrade nila. At sino naman mapagmalabis din ito sa tinatawag na pagbansag sa mga sahaba ng mga kafir? Halina? So tayo ay nasa gitna ng mga hunghang ng mga mga grupo na ito. So dito natatapos mga kapatid. Alhamdulillah, yung pang-apat, pang-limang tinatawag na usul. Hope na meron kayong matutunan. Huwag ko ng pasisya dahil mahaba dahil gusto kong tapusin na yung tinatawag na usul na yan, inshallah. After that ay panibagong paksa na which is may kinalaman sa akin sa tiya pa rin ating pag-uusapan, inshallah. Hope na naintindihan ninyo at naunawaan. Naminawaan ko ba? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kasi kung ginawaan, may problema. Wala na. Ayaw ko na magduro. Okay? So, Allah ka na masawab. May tanong dito. Ano ba? Si Rana Tufi. Sheikh, what is meaning kufur? Ano? What's meaning of kufur? Kufur means disbelief. Non-believer. No, kafir yun. Ang kufur, yun yung tinatawag na sabi natin yung noun ni Kanga. I mean, it is a masdar. Ito ay outward ng kafir. Kufur, tulad ng iman. Iman, belief or faith. Yung kufur is disbelief. Okay? Action tsaka doer. Yes. Yung, pag ginawa mo siyang, i-apply mo siya bilang tao, yung iman, mu'min. At yung kufur, kafir. Okay? Ibig sabihin yung kafir, disbeliever. Okay, yung ginawa ng disbeliever is disbelief. Yun yung kufur. Okay na? Okay. So yun yung kufur is disbelief. At ang gumawa ng disbelief is kafir. Disbeliever. Tao yun. Okay. So wala? So, alhamdulillah. So, pakipatay na kapatid.